Magandang araw mga striker, welcome to my channel. Pero naman tayo ngayong Lexing si Ate TV. Subukan natin ayusin ito. Kung magawa natin ng paraan, wala siyang power. Ito, buksan natin para malaman natin kung ano nangyayari nito sa kanyang laman loob. Ito, linisan ko muna kasi maraming dumita parang makita yung mga kinakalawang-kalawang niya na mga jumper. Kasi ganitong klaseng board, yung jumper nito parang mabilis kalawangin. Ito, tatanggalin ko yung kanyang kapasitor na 250 volts by 10 UF. Ito sa may flyback nya kasi parang lumubo. Ayan, kung makikita nyo, parang parang bitak niya yung kanyang likod ng kanyang kapasitor. Ayan, tinitingnan ko pa kung ano yung dahilan bakit bumitak yung kanyang likod. At check ko yung mga jumper niya. Walang putol kasi parang kinalawang na eh. Siyempre sa sobrang tagal na nito, hindi na nalinis, hindi na rin nabuksan. Kaya kinalawang. At tingnan ko kung may mga putol na linya. Ito, maghanap tayo ng pamalit natin dito. Marami kasi akong mga China board dito eh. Kaya bumunot na rin ako dito ng kanyang kapasitor na ipalit ko dyan sa lumubo na yan. Wala kasi akong bago na ganyang na balyo eh. Ah, ito, kabit ko muna, ikabit ko to. Magsubukan ko ulit mamaya kung okay siya. Okay na siya. Ito, i-resolder ko lang siya para masubukan kung okay na siya o kung may problema pang iba. Ito, mag-voltage check.
kung okay na yung mga kanyang boltahe dito sa kanyang kuan, kanyang supply. Malalaman kasi natin kung okay na siya, kung okay na rin yung kanyang mga boltahe sa kuan, sa kanyang supply, sa kanyang, sa kanya-kanyang mga ano. Okay yung kanyang B plus, okay yung kanyang 180 supply sa vertical. Okay, check natin yung kanyang main filter capacitor. Tapos yung kanyang B plus. O, makikita nyo sa kuan, sa ating digital kanyang collector. Yan, makikita ninyo yung kanyang mga boltahe hindi tama. Tsaka ito, lalo na ito kung na yung kanyang 6 pinto na sinner diode. Ito siguro yung salarin bakit hindi siya mag-oscillate. Tingnan ko ito, subukan ko itong ano, baklasin ko ito at saka palitan. Baka ito yung salarin kasi pag hindi tama yung mga ano niyan, yung boltahe niyan, yan din ang naging dahilan minsan ng hindi nag-oscillate yung ano system niya. Ito, palitan ko siya. Marami akong stock na ano eh. Ano, mga sinner diode. Ayan, 6.2. Subukan kong palitan. Baka madali siya. Ito, ikabit ko na siya tapos itesting ko siya mamaya kung okay na ba talaga. Hinangin ko lang siya tapos testing ko pagkatapos hinang nito kung mag-oscillate na siya.
Tapos ko nang pinalitan yung kanyang 6-pin to na senior dahil 2 lang nangyari. Ganun pa rin. Kaya back to check ulit tayo. Check natin ulit lahat. Hindi natin makuha kung ano yung kanyang tunay na sakit at naramdaman. May nakita ako dito diode sa may flyback. Baklasin ko ito kasi parang bitak siya. Ito siguro kung bakit ayaw niya gumana, kasi dito yung kapasitor dito pumutok din . Pumutok yung kapasitor dahil na-open siguro itong kwan or na-short siguro itong diode dito sa may flyback. At kung makita ko, tingnan ko, tanggalin ko siya. Ito, natanggal ko na siya. Ito, tingnan nyo. Kung makita nyo, kumpirmado siya. Basag ang kanyang diode. Ito pala ang sara rin siguro. Yan. Hindi mo kasi makita. Ang liit. Ito, subukan natin palitan yan. Palitan natin, kuha lang tayo dito sa ibang board. Hindi kasi alam ko anong mga numero niyan . Kaya kinukuha ko din sa ibang board na pareho niya. Kasi marami akong board dito na kuhan yung China board. Ayan. Kabit ko muna. Okay, ito ngayon tapos ko na ka-resolder. Ang gagawin ko naman ito sa sunod, tatanggalin ko itong flyback niya kasi bakit pumuputok yung diode dyan sa likod niya. Wala namang ibang nakakonek dyan . Yung
Diyan galing yung supply back. Kaya tatanggalin ko siya. Subukan kong palitan ng bagong bunot na flyback kung puputok uli yung kwan. Pero bago yan, lagyan ko muna yung kwan. Kawit ko muna yung ground para di tayo madisgrasya dito sa picture job niya. Kasi mayroon pang naipon to na kwan eh, nabultahe dito. Kaya tanggalin natin to, sungkitin natin to, tanggalin natin. Pero kung may natira mang boltahe, ma-discharge yung boltahe dito sa ground niya. Ayan, tanggal ko na. Ayan, kabit ko na yung bagong flyback. Hindi ko nakita, pinakita yung pagtanggal. Pinalitan ko yan kasi nilagyan ko ng diode at saka yung kapasitor na 250 by 10 microfarad. Putok uli. Bumutok uli yung diode at saka yung kapasitor. Kaya tinanggal ko yung flyback, pinalitan ko. Ayan. Subukan natin kung puputok uli siya. Wala na nangyari siguro doon talaga sa flyback yung problema kasi hindi na pumutok yung diode eh. Yung kapasitor hindi na rin pumutok. Imposible yung puputok yun. Tama naman yung pagkakabit. Yung polarity niya tama naman. Ito kasi ang problema dito kasi yung pano, singaw yung ano niya, yung anode cap. Ito papalitan ko rin yung kanyang ano, papalitan ko yung kanyang anode cap. Ganyan kahirap. Lagyan ko na ng grasa. Linis ko. Lagyan ko ng grasa para hindi siya sisingaw. Ganyan yung diskarte ko. Pero iwan ko sa iba kung kanilang diskarte din. Akin kasi grasa. Nilagyan ko yun para hindi masyadong sisingaw yung buta sa anode cap niya sa likod. Kabit natin. Subukan natin uli. Pagkatapos natin ikabit ito. Kung siya ba talaga yung salarin. Subok. Ayan. Okay na. Wala namang singaw eh. Okay naman yung mga boltahe niya doon. Ayan. Maganda na yung kuha niya, maganda na yung picture. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat.